thankful kami dahil kahit anong mangyari sa isa't isang buhay namin, nandyan pa rin yung pagkakaibigan namin. Bahay ni Kuya's ex-housemates, spiritual brothers Yam Yam Gukong and Fumiya Sankai finally met after more than 2 years. Alamin ang mga naging bonding moments nila, what they wanna do more together, and many more. Dito lang yan, sa Star Magic Inside News. What is up mga kapamilya? This is Anthony Castillo, your new gen spirit idol, and welcome to Star Magic Inside News, ang bago niyong tropa when it comes to latest updates at exclusive insider info on our favorite kapamilya stars. Maraming supporters ng Team Life ang natuwa nang makita sa social media accounts ng ex-bahay ni Kuya housemates na sina Fumiya Sankai at Yam Yam Gukong ang kanilang photo behind Kuya's house. Isang masayang reunion after more than 2 years na hindi nagkita dahil sa pandemic. We all know that their friendship started in bahay ni Kuya kung saan kinagiliwan ng lahat ang kanilang tandem at eventually tinawag silang Team Life with Lu Yanong and Andre Brolet. Masayang binahagi nila Yam Yam at Fumi ang kanilang bonding when Fumi visited here in Manila. Ano kaya ang mga na-miss nila sa isa't isa? Chika-chika, di ba? Like, kasi we haven't met for a long time. So, like, we are updating what's happening ourselves during this pandemic. Parang ganon. Kasi, like, we changed a lot. Sobrang changed. Kasi, for me, I started my coffee shop dito sa Tokyo. And... Yam Yam, he has asawa and he has baby, OMG, big father, like that. Last time nagkita kami dun sa BGC, alam niyo yung nagchichikahan kami sa isang upuan dun sa BGC na sobrang ilang oras kaming nagchichikahan kaming dalawa until gumabi, until nag-midnight. Sinaraduhan na kami ng isang doon, park. Tapos pinatayan na kami ng ilaw. Pero cellphone, nagsiselfon pa rin kami. Nag-uusap pa rin kami. So sobrang, yun yung pinaka-miss ko talagang bonding namin. Do you remember that time when we are in BGC? Like, yeah, the lights off. Lights off in the park. You know that? Then we are talking, still talking pa rin. Until midnight. Yeah. Until midnight, grabe. Sobrang totoong friendship, sabi nga niya. At saka, pureness ng isa't isa talaga, yun yung nagpapatibay sa pagkakaibigan. Kahit ano pang mangyari sa buhay, nandun pa rin yung pagkakaibigan. Sabi nung iba na ang kaibigan daw, nawawala. Pero... thankful kami dahil kahit anong mangyari sa isa't isang buhay namin, nandyan pa rin yung pagkakaibigan namin. Di ba? Nakakamangha. Kasi yung mga supporters namin hanggang sobrang dulo-dulo talaga. Kasi hindi namin in-expect talaga din na doon, ako sa probinsya ako, siyempre namumuhay din ng ako ng tahimik doon. Tsaka si Fumiya nandun sa Japan, sobrang... nabigla po kami sa mga fans namin talaga na patuloy pa rin talaga silang sumusuporta sa amin until now. I'm very thankful kasi kahit nasa ako, Japan, they are still supporting and I joined like Japanese show and kasi that show is walang, how do you call it, like, subtitles. Pero kahit walang subtitles, pero they are still supporting and they are still watching. Trabaho together. Yeah, kasi this time, last week, diba, I met him and then like we joined like a Pi channel. Mm. Like a guesting, diba, my guesting kami. And then that time, sobrang, I remember like when we are in the Philippines, like parang, we have home city home, like another hosting, like a shooting. I remember talaga. And then, yeah, I really enjoy. And then also I miss that. So I want to trabajo with him more, like that. Ang dami talaga naming pangarap na magkakasyo kaming dalawa. Actually, hindi lang kaming dalawa talaga. Gusto ko rin
makasama din yung buong team life talaga. Fumia, Lou, and Andre, tsaka ako. Gusto na, matagal na namin pinagchichikahan nito ng team life na sana magkakaroon kami ng romcom. I want to bring him to Japan. And then like ano, I want bring here in coffee shop, my coffee shop, Capital Tokyo. Kasi we are serving pandesal. Yeah, and also like Yami Yam has big shop, diba? And he has pandesal. So, like I want he taste our pandesal like that. Diba? Kasi iba kasi yung pandesal mo. Sobra social pandesal. Social pandesal talaga. Oo. Aside from being a brother to Fumi, Yami Yam is now a dad to Baby Ali. Kumusta kaya ang kanyang journey as a first time dad? Actually, galing akong probinsya, tapos nalaman na nilang tatlo na ako isa ng ama. So, pagpunta ko sa Maynila, nagkita kami nila Lu, nila kasama ko sa PBB dati, sila Kiara. Sabi nila, ba't parang, tapos nagpabigote ako. Tapos sabi nila, mga co-housemates ko, sabi nila, sobrang nag-mature na yung utak mo, Kuya Yam. Para ka ng dading-dadi ka talaga mag-umasta. So sabi na, hindi naman. Kasi nagpagbigote kasi ako, parang tatay na talaga nung tingin na sa akin. Siyempre, ganun naman talaga. At first, I didn't expect like that, di ba? Yeah, pero that's why at first very good. Pero at the same time, sobrang masaya. Kasi, di ba, I met his asawa already, and also like I know Yam Yam and like they are very very good person, diba? That's why I'm so, when I heard like that, I'm so happy to hear that. Actually nung time nang buntis pa yung asawa ko, inano ko na talaga yung team life, pinaalam ko na sa kanila na ito magiging ninong kayo, ha. Para siyempre, yung anak ko, insert na. Joke lang po. Niyaya ko, di ba, na maging godfather siya sa anak ko. Sabi niya, hindi niya maintindihan. What is godfather? What is ninong? What is ninong? Siyempre. Warang ninong, di ba? Sa Japan daw, wala ninong. So, siyempre, sinacharot ko. Sabi niya, when you become my daughter ninong, so you should give her one car. It's okay. So hard. So hard. Sabi niya, what? Iba talaga ang closeness nila Yam Yam at Fumi. Nako, excited na rin kami sa magiging reunion ng team life. What are your thoughts on this, mga kapamilya? Comment down below. Thank you for watching, mga kapamilya. Abangan ang iba pang mga videos about exclusive at maiinit na balita dito lang sa Star Magic Inside News. See ya!